Hello mga Mars, welcome back to my channel, Karen Scoop Station here. Disclaimer, itong videos and photos na inyong mapapanood ay hindi ko po pagmamayari. Kaya without further ado, let's start! First video ay i-share ko sa inyo ang shinare din ni Ma'am Sylvia Sanchez sa kanyang Instagram story kahapon na kung saan ay kasama niya si Smokey Manaloto at iba pa. Dinalaw lang naman nila ang kanilang late manager na si tinatawag yan sa showbiz na Tita Angge. Ayan po, tara, panoorin natin. Ayan, para tantay. Ay, ano ba? Oh! Itunugin mo yung sarili mo? Ay, akala ko na sa kanan po. Para ano ba? Para tutunugin yung sarili mo? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At ayun na nga, dahil kaarawan nga ng kanilang minamahal na manager at sinama pa nga ni Smokey Manaloto ang kanyang baby na si Kiko na pinakilala niya sa kanyang manager kasi nga nung nawala si yung manager nila ay wala pa naman yun si baby Kiko, kaya dinala ngayon nila sa puntod ng kanilang manager at kinantahan pa nila ito ng happy birthday. Ayun, tapos si Maine Mendoza ay nag-tweet today mga Mars na ang sabi niya, today is the day and also is tomorrow. Take care and enjoy the music of the Spears to those who are attending. Hashtag Coldplay Manila. Magko-concert lang naman kasi ang kanyang favorite group, singing group na Coldplay sa Philippine Arena, January 19 and 20. So, alam na this dahil favorite it, diba, sa nung nasa ibang bansa sila, nanood din sila nito kasama ang kanyang husband na si Arjo Atayde at mga kaibigan. Ayan, kaya ang saya. Abangan na natin mamaya ang post ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram story. And another post ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram story, isang Coldplay. Excited na si Maine para panoorin ang nalalapit na concert mamaya. Ito yung sa photo na Instagram story. Ayan. Then, tawang-tawa naman ako dito mga Mars dahil may nag-tweet kay Maine na kung pwede nga daw ay, sabi, Meng, di pa tapos araw ko. Pwede mo pa ako i-greet kahit tuldok lang, char. At ayun nga, minention niya si Maine Mendoza, sabi, miss you. Masunurin itong Maine Mendoza dahil nag-tweet naman talaga siya at minention niya ang fan na yon. Talagang masunurin siya dahil tuldok talaga ang nilagay ni Maine Mendoza. Pero whatever it is, Maine Mendoza is replying, di ba no? Minention sila. Oh, saan ka pa? Kahit tuldok yan, malaking bagay yan. Mapansin ka ni Maine? Oh my gosh. So lucky. At ngayon, mga Mars, ang galing talaga ng patakaran ni Congressman Arjo Atayde, mga Mars, dahil sa kanyang Facebook page, meron kasi silang pakulo. Ngayong darating na February 14, o Love Month, Araw ng Mga Puso, meron silang pa-contest mga Mars. Sabi dito, calling all the couples and singles hearts out there. This Valentine's Day, we're turning the tables on love. Muli pong nagbalik ang The One True Love ngayong buwan ng Pebrero. Open daw ito sa single men and women, maging ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community ay maaari din pong sumali. Ito, ang mananalo, 30 couples ang mananalo ng staycation sa Seda Vertis North Hotel.
20 na babae, 20 na lalaki, at 20 na LGBTQIA+. Single ang may chance makilala ang kanyang the one true love at dinner date sa Inasal Republic. Oh, kayong mga tiga Kadistrito 1, Quezon City, gora na. Para daw makasali, ang deadline ng submission ay sa January 29, ngayong Lunes. Kaya mga Kadistrito 1, gora na po kayo para mahanap niyo na ang inyong the one true love, dahil si mismong si Arjo or si Kong Arjo Ataide ay nahanap na niya ang kanyang the one true love. Ito nga ang kanyang misis na si Maine Mendoza, at ngayon ay tinutulungan niya ang mga single dyan na makahanap na rin ng the one true love. Ang galing. Sana all. Sana lipat na lang tayo lahat sa Quezon City District 1, dahil ang ganda ng pakulo ni Mr. Ataide. And ang saya, ang daming mananalo, 30 couples, wow. And that's it, mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoops. Shoutout Armenian. And antabayanan na lang natin ang post ni Min Mendoza, dahil I'm sure manonood po yun na Coldplay, kung hindi man tomorrow, ngayon or tomorrow. Kaya abangan na lang natin. Bye!